measuring instruments natin. We cannot determine the exact surface, the position, and the velocity of an object at the same time. If you know the velocity of an object exactly, we're making errors sa x. So, ganun din siya. Now, ano yung core ng quantum mechanics? Alam niyo si Nicholas Slip, yung double slip experiment? Let's start with the let's try a gigantic experiment. Kasi ito na pa-set up, so ito sa I have a light source. So, it, a light source is here. And it will emit photons, right? Then I have here a panel. Meron siyang single slip. May wall ka dito sa harap. Turn on the light source, emits the photons. Ano yung lalabas sa panel? May single, may rectangle. Imagine nyo? So may butas ka, ilaw, may rectangle. May ilawan mo, may rectangle na ilaw din dito. Tama. Paano kung dalawa na sila? Ano yung in-expect nyo? Ano yung sinasabi ng intuition? Dalawang rectangle dapat lalabas, diba? Yun ba yung lumabas? Hindi. Meron lumabas na, bang. Light, dark. Pwede yung sakit na. Medyo mas light, no? Mas maliwanag. Okay? So, yung sinasabi nito, kasi meron pa isa, ginawa pa siya. So, yung isang, try natin, isang particle lang natin. At one time. So, one particle, dalawa yung papasok. Imagine nyo bala yun. Dalawang butas, isang bala. Pag pumasok yung, pag binaril natin siya, ano makikita nyo sa screen? Dapat may tuldok lang ganyan. Tuldok, tapos, pero ang nakita nila, ganun pa rin. So bakit ganun? Ibig sabihin, yung isang particle, intrinsic sa kanya, yung particle na yun, merong wave property. Gets mo? So, intrinsic sa mga particles ng wave, yung current, yung wave characteristic. So, ibig sabihin, lahat tayo may wave properties. Pero hindi natin nakikita. So, hindi siya pronounced. Ibig sabihin, for example, itong bola na ito. Bakit ito? Nami-measure natin yung exactly certain, kunyari, iba ito kung gano'n. Ito ko siya. Ano mo yung crucify ko? With exact certainty, alam mo yung trajectory niya. And then, you find out siya. Okay? Now, sino mo makakapagbigay sa akin ng sagot? Bakit? Bakit pag malaki yung goal niya? Pag malaki yung objects, nadedetermine natin yung certainty. From that equation, sino makakagets? Bigyan ko kayo ng clue. Ang order of magnitude ng h bar, which is Planck's constant, is 10 to the negative 36. Or 0.007 plus 1. Okay? So, Tina, nagets niyo ba? Yung order of magnitude ng h bar is 10 to the negative 36. Bakit mag-determine niyo with certainty yung position ng ball? Okay, so sigat na? Very, very small particle like an electron and a very fast moving
particle, you cannot locate exactly where the electron is, some of the electron, and how fast the electron is or its velocity. So, nandun yan. So, the change in x is the position, change in position. Delta B is change in or beside B. Ano? Okay, very good. That's momentum. So, kung gusto mo maging accurate sa isa, sa position, magiging sobrang error lang ng error sa momentum. Pag sobrang taas naman yun sa velocity, nung accuracy, magiging mababa naman yun sa location. Para po siyang electric fan. Yung electric fan, pag umiikot, makukuha ko yung velocity. Tama? Pero masasabi mo ba kung nasaan yung LC? Very good, hindi. Pero kailan mo malalaman kung nasaan yung LC? Very good. Pag i-stop mo. Pero may velocity ka. Okay, that's the correlation with isochronous velocity.